merong sa isang pahayagan, may isang comparison na ginawa yung writer, no? Yung isang mayor sa Rizal, hanggang ngayon hindi pa pinakukulong o pinapa-aresto. Mm-hmm. Samantalang si Governor Grace, muntik na aresto kung hindi lang nakapag lakad ng piyansa. Tama ba to? Actually, ako rin, hindi pa ako nagpipiyansa, Teddy. Ah, hindi pa rin. It's been 7 weeks. Nandiyan lang yung warrant of arrest. Lagi lang akong may overnight bag sa sasakyan. Sa kasakali. Pero hindi naman po nila ako hinuhuli. Hindi naman ako tumatakbo kasi hindi naman ako makatakbo. pareho kayo ni... Classmate tayo. Hanggang ano na lang tayo. Lakad ng konti. Uh-huh. Oo nga po eh. Kasi hindi naman ako nahihiya. Bakit? Hindi ko nga silang gawin kung ano man yung action nila laban sa akin. What is this all about? Eh yung isa niyang lumang-luma pang kaso na sinampa naman nung kalaban sa politika. Ito pa yung unang termino pa niya eh. 2007, It is a case filed last 2007. Mm-hmm. Meron po kasi kami inilunsad na programa sa Isabela, yung para tulungan ang mga magsasaka. Mm-hmm. Because like San Isidro, Isabela is also basically agricultural. Mm-hmm. Kami nga po ang number one corn producer in the whole country, okay. And number two palay producer next to Nueva Ecija. Oh, okay. So dapat maunlad na of maganda course. Ng buhay ng magsasaka. Pero hindi po eh, lubog sila sa utang. Because hindi sila nabibigyan ng priority. Alimbawa po, kung ikaw ay nasa isang lalawigan na 40 year na yung political dynasty mo doon, mm-hmm. tapos hindi pa nagagawa ng farm-to-market roads, yung mga irrigation, mga ganyan, mm-hmm. o kaya nabibigyan ng protection yung mga traders, yung mga middlemen, mm-hmm. sila ang yayaman, mm-hmm. hindi ang mga magsasaka. So nung ako po yung naging gobernador, ginamit ko po yung kapangyarihan para tulungan ang mga nangangailangan. Mm-hmm. Isa sa mga programang inilunsad namin, yung pautang para sa mga magsasaka. Mm-hmm. Kasi po, kapag sa labas sila uutang sa mga financiers, umaabot hanggang 30% ang interest. So kami po, nakaipon kami sa probinsya ng pera, merong pera po, at inilaan namin para mapautangan sila at 1.5% interest. Oh my goodness, okay. So naging very successful po ito. Nakautang ang maraming magsasaka, nakabayad sila, umutang ulit, nakabayad ulit. Needless to say, mas napamahal pa po ako sa kanila, pero mas nagalit pa ulit sa akin yung mga kalaban ko sa politika. Of course, malapit na po ang election noon, sinampahan nila ako ng kaso noong 2007. What case? Malversation daw, at saka graft and corruption. Ang point nila is hindi daw dumaan sa bidding, yung aming pong memorandum of agreement, mm-hmm. with the NGO that managed the funds. Pero ito po ay dumaan sa aming provincial board. Mm-hmm. Binigyan, I don't think you'd do that without that. Oo nga po eh. Binigyan nila ako ng authority to enter into mm-hmm. a memorandum of agreement. At nung nabuo yung MOA namin, pinaratify ko pa sa kanila. Mm-hmm. Pero nung ako'y dinemanda, ako lang dinemanda ng aking mga... Ay, dapat lahat naman. Oo nga po. That's it. Yan na po eh. So napaka-obvious. Hindi, ang irony nito, yung mga farmers, nag-benefit dito sa iyong proyekto. So what do they have to say? Yung farmers na nag-benefit, what do they have to say na? Kaya nga po, kawawa naman. Kaya lang nga, anong masasabi ng mga mahihirap at walang boses kung hindi rin lang kapag panahon ng halalan. At kung papanahon ng halalan, babayaran ng mga boto nila o tatakutin at magkakaroon pa tayo ng palpak na automated mm-hmm. elections. Mm-hmm. Siguro hindi naman po palpak lahat, but in mm-hmm. the past administration kasi, yung bang maganda sanang environment kung saan mm-hmm. ipapatupad ang matinong automated elections ay nawala because bago mag-ihalalan noon, pinagpapalitan ng aming mga provincial director sa PNP, mga ganyan. Yung bang wala, tumitingin lang sila kahit na harap-harapan ang vote buying, ang terrorism. Mm-hmm. So kahit maganda ang automated elections, kung sa paligid naman nito ay hindi ito maipapatupad ng maayos, mm-hmm. wala rin. Mm-hmm. So what's happening now to those poor farmers? They're back to the 30%? They are. And actually po, meron pa akong ibang programa sa kanila, yung dadagdagan naman namin, yung presyo ng kanilang ani. Kasi palay, yung palay na bibili niyo. Palay at mais. Kasi po, nung broadcaster pa ako, namo-monitor ko talaga na kahit 25 centavo difference lang bawat kilo ng kanilang ani, sobrang saya nila, sobrang 25 cents lang. Pero nung ako po'y nandun,
we partnered with the NFA and we added up to 2 pesos to 3 pesos per really? Kilo. Really? Oh my goodness. So, ang ganda po. Oh, kaya yeah, lang, I would think so. Yeah, kaya lang, mai-insecure yung mga traders, mga middlemen, yung mga ayaw sa akin. Mm-hmm. Yung ganun. So, so binabalikan ka. Mm-hmm. So how can the good triumph in our world? That's why we have to have each other po. Yeah, I know. Yeah. Kaya natin is a sanctuary. Pero napaka-frustrating naman na napakasama nating mga Pilipino. Oo nga po eh. I mean, but you know, one thing that we learned as we went on with the 4 years of Kaya Natin is ano po, mas gusto at mas mahal ng Pilipino ang mga taong matino. Kaya lang kung minsan, kung mas nagpro-project ang mga taong salbahe, kung mga shing, ganyan silang lahat. Tapos, pare, gaganon kami, edi, kasi madali tayo magoyo eh. Oo nga po eh. Mga, ano, hindi, we're not a thinking nation, I mean, generally speaking. At saka marami nagpapagamit na matitino rin. Oh yeah. Diba? Yeah, because kasi mukhang pera. Oh, okay. Ayun na nga. Basically, that's a bottom line. Kaya po yung tanong nyo kanina, yung sabi kanina ni Mayor Sonia, na sino lang ba kaming maliit kung ikukumpara sa kanilang tatlo? Hindi po, because kami nalaman namin na sa isa't isa, you can learn from each other. Oh, yeah. You can learn from the smaller towns. We can learn from young people like Kai. Sa Kaya Natin po, eh, pantay-pantay kami doon. Walang sikat, walang... Kasama nga namin dyan, sina Senator TG, Senator Kiko, sina Secretary Neric Acosta, is a Kaya Natin champ. Pag nag-meeting kami, walang mataas, walang mababa. So we just draw strength from each other.